tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes, sa huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Noong 3 taon ng pamamahala ni Haring Joaquin sa Juda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joaquin at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay iyong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan,
upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, si Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni David na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakuusap niya kay Aspenas na huwag silang pakanin iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan ito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang may mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit sa Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami na mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa kasinggulang nilang pinakakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinibigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas at iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos na aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at takilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan habang lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa marakal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Salamat at holiday. Nakakatuwa po pag holiday. Ano ramdam namin dito sa pambansang Dambana? Kapag holiday, dahil puno ang simbahan, nakakatuwa po kung lahat ng kaisipan ay ganito. Ano? Ay paano kapag holiday ay pa sa SM? Paano, pwede naman kayo mag-SM mamaya pagkatapos. Ano? Bukas na ho ang aming SM Santo Tomas. Kaya traffic dyan. Nakakatuwa sana kung pa nga sa mga pagkakataong binibigyan tayo ng laya o kaalwanan mula sa ating pang-araw-araw na ginagawa tulad ng trabaho na ang ating naiisip, tayo sumimba. Iba ho iyong tayo pumunta doon at magpapicture. Dahil marami hong napunta dito, nagpapapicture lamang, hindi na simba. Oo. Tsaka binabasa lamang ang ulo doon sa holy water namin. Nakakatuwa sapagkat kayo ngayon ay naglaan ng oras. Ramdam na ramdam natin na sa pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan, sadyang ang mahahalagang bagay ang dapat binibigyan ng pansin. Ngayon po'y huling linggo na at sa darating na linggo ay sisimulan ang bagong kalendaryo ng simbahan. Ang panahon ng Adbyento, ang paghahanda para sa Pasko. At ang mga pagbasang inyong maririnig simula pa kahapon hanggang ngayong buong linggong ito ay tungkol lahat sa mga dapat gawin ng paghahanda papuntang langit. Sa mabuting balita ngayon, binibigyang halaga ni Jesus ang 2 bariya na ibinigay ng babaeng balo kaysa sa malalaking halagang inihulog ng mayayaman na sabi ni Jesus ay mga sobra lamang sa kanilang mga kailangan.
kung inyong titingnan ng literal, pwede kong sabihin, lahat ng baon ninyo ngayon, ihulog nyo mamaya sa buslo. Huwag na kayong kumain, ihulog nyo na lang sa buslo. Hindi iyon ang punto ng mabuting balita. Hindi punto kung gaano kalaki o gaano kaliit ang iyong inililimos. Ang mahalaga ay gaano kalaking pagmamahal ang inilakip mo sa iyong ibinigay. Eh nagbigay ka nga ng 1,000, pataas ka pang ganyan maghulog mamaya para kita ng iyong katabi, huy, 1,000 ibinigay ko. Humagaling ako, 1,000 ibinigay ko. Walang saysay ang 1,000. Kung ang dahilan mo'y para magmalaki. Ang sinasabi ni Jesus, kung anong mayroon ka na alam mong makakatulong sa iba, yun ang ibigay mo. At hindi po lang iyan dito sa simbahan. Kapag nakikita kayo ng namamalimos, kapag may kapitbahay kang nangungutang, kapag may kapatid kang nagigipit, eh minsan tayo, kapag ka ang inyong kumare ay nagchat sa inyo, Mars, hello, good morning, ayaw ninyong buksan. Ayaw ninyong buksan ang messenger dahil ramdam mong mangungutang iyan. O halimbawa, ang iyong kapatid, nasa sa inyo, kuya, ate, nanay, tatay, ako po'y dyan mag-aagahan. Naku, iba ang pakiramdam mo. May kailangan ito. Pero ang paalaala ng mabuting balita ngayon, hindi gaano kalaki o kaliit ang ibinigay, kundi gaanong pagmamahal ang inilakip mo sa iyong pagbibigay. Sapagkat sa bandang huli, pagpasok natin sa langit, abay ang itatanong doon, gaano ka naging mapagmahal? Hindi naman doon itatanong kung ikaw ay nakatapos o kung ikaw ay mayaman. Ang tanong doon ay gaano karami ang iyong natulungan? Kaya magandang itanong natin sa ating sarili ngayon, anong handa kong ibigay para sa Diyos? Yung babaeng balo, nung panahon ni Jesus, kapag ka ikay babae, tapos ikay balo, ikaw ang pinakamahirap sa lipunan. Dahil nung panahon ni Jesus, bawal magtrabaho ang babae. Kapag wala kang asawa, ikaw ay balo, siguradong mamamalimos ka. Pero ang kanyang 2 kusing, na maaaring yun lamang ang meron siya, yun ang kanyang ibinigay. Ganong kalaki ang pagmamahal ng babaeng balo. Anong kaya mong ibigay? At hindi mo pinag-uusapan lamang ang pera. Baka kasi iniisip ninyo, naku, 100 naman ang dala ko, arga ibibigay ko na lahat. Hindi po yun ang punto ng mabuting balita. Pwede ninyong ibigay at pwede ninyong ialay sa Diyos ang inyong galit, ang inyong inggit, ang inyong katarayan, ang inyong kadamutan. Yan ang mga ialay natin sa Diyos. Yan ang ibigay natin sa Kanya. Sapagkat ang mga bagay na iyan ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. At yan ang dapat nating isuko. Masama ang loob mo, isuko mo sa Diyos. Nahihirapan ka, isuko mo sa Diyos. May sakit ka, isuko mo sa Diyos. Kung anong mayroon ka, yun ang ibigay mo. Eh kung ngayon ay puno ka ng galit, wala nga laman ng iyong bulsa, puno ka naman ng galit, yun ang iyong ialay sa Diyos at nang maibsan ng iyong galit. Yun po ang pagpapalalim ng pagninilay sa araw na ito. Hindi ito yaman, hindi ito talino lamang, hindi ito kakayahan lamang, hindi ito oras lamang, ito'y kung anong mayroon ka, yun ang ialay mo sa Diyos. Salamat sa Diyos kung puno ka ngayon ng pagmamahal at yun ang iyong iaalay sa Diyos. Puno ka ng pagpapasalamat at yun ang iyong iaalay sa Diyos. Pero kung ngayon medyo masama ang loob mo, 27 na, katapusan na sa 1 araw, wala ka pang pambayad sa ilaw at tubig, nangangamba ka.
Yun ang iyong puno ka ngayon, ang pangamba. Yun ang ialay mo sa Diyos. Sapagkat lahat ng iniaalay sa Diyos, sinusuklian niya ng magandang bagay. Sinusuklian niya ng kabutihan. Sinusuklian niya ng pagmamahal. Kaya nga po, paalaala sa atin ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa amin sa Batangas, number 724. Sabi po doon, ang buod ng kabanalan ng Diyos ay ang tapat, ang pagiging tapat niya sa katotohanan at ang kabutihang kanyang angkin. Kung unti-unti kang mag-aalay ng mga nagpapabigat sa iyo, pagkakalooban ka ng Diyos ng kabutihan at kabanalang kanyang taglay. At yun naman ang ating panalangin, yung unti-unti tayong makalapit sa Kanya. Ay kaya nga po sa ganitong mga pagtatapos ng kalendaryo, di ba Kristong Hari kahapon, ang mabuting balita yung tungkol sa paghuhukom, ay kayo gahoy handa ng humarap kay Jesus sa langit. Kayong mga medyo malapit ng graduate, kayo gahoy handa ng humarap kay Jesus. Ay Father, saka na ho, pagka ako'y 80 na, ay kung hindi ka abutin ng 80, kailan ka babait? Father, saka na ho, pagka ako'y may asawa na, ay kung hindi ka magkaasawa. Mga minamahal, ang paalaala sa atin ng mga pagbasa ngayon, paan mo pinaghahandaan ang langit sa katapusan? Yun ay yung pagpapaluwag ng iyong damdamin upang mapuno ka ng kabanalan ng Diyos, upang mapuno ka ng kabutihan ng Diyos. Kaya salamat, ito ang sabi ko sa inyo kayo nang simula, salamat at kayo'y sumimba ngayon. Ito'y patunay na sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kasalanan, abay meron pa rin pagkakataon at puwang sa ating sariling gusto mong makapiling ang Diyos. Sa palagi ko naman yun ang dahilan ninyo. May iba pag ako yung dahilan kaya kayo naririto? Sa palagi ko kaya kayo naririto yung gusto ninyong makapiling ang Diyos. Oo't may problema ka, oo't may dinadamdam ka, pero gusto mo pa rin makapiling ang Diyos kaya ka naririto. At yun ang inyong ipagpasalamat sa Diyos. Dahil yun pa lamang ay biyaya na niya. Ito po ang hihilingin natin kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso upang sa aking pagnanais na ikay laging makapiling at mapaghandaan ka sa bandang huli ng aking buhay, unti-unti ko pong maialay sa iyo kung anong puno ako ngayon. Puno ako ng pagmamahal o ito may puno ako ng kabigatan at problema, tanggapin mo po ang aking alay sa pagnanais kong matugunan naman at mapuno ako ng iyong pagmamahal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Nananalig, nagmamahal sa'yo. Titayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oh may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakina ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa hulat sa pinayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lubuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, panalang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalit sa araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patuwang mo kaming ipawin tulad sa tukso sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
kapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa isang hapag ay
dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Ngunit ko'y inialay nang tayo'y mabigyan ng bagong buhay sa kaisa at ninayain lakas ng dulot sa paglalakbay. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Sa ating sa sakramento, naway magbago rin ang pagkatao. Ito'y patunay na totoo sa tinananahan si Kristo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Kay ganda ng ating buhay, nagpupuspos ng pagpapala ng sakramento, mahiwaga kaloob ni Jesus sa tigabay. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. O kay tamis ng pagsasama, nagmumula sa pagkakaisa, umubukas sa pagsasalo, sa isang hapag ay dumalo. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Tawan niyang dugo ay inialay nang tayo'y mabigyan ng bagong buhay. Pagkain sa atin ay hain, lakas ang dulot sa paglalakbay. Purihin si Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao. Purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, lingapin mo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa sakramento na may magbago rin ang pagkatao, ito'y patuloy na totoo sa tinanahan si Kristo. Purihin si
Jesus sa sakramento, purihin ang lahat ng tao, purihin siya ng Pilipino sa pagkakaisa, tingapin mo. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa bandang harapan ng ating simbahan ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipinagdarasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa ngayong buong buwan ng Nobyembre. Sa paligid din po ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrims Information Record Book. Kami po'y nakikiusap na kayo ay magsulat ng inyong pangalan at ng ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa documentation program para sa pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Sa darating pong Sabado ay unang buwan ng Sabado ng Disyembre. Tayo ay may buwan ng pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Ang mga sasama po'y pinakikiusapang magdala ng kandila. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang atin pong sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin po natin ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Humayo na di bahayo, kanyang pagaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.